So guys, ang topic natin ngayon ay to breed or not to breed pa rin ng husky woolly. So way back muna tayo, bandang 2019, yan, pausbong pa lang yung mga woolies. Pero local at saka import line pa lang yung uso. Kumbaga, isa sa parents nung tuta ay import, o kaya ay import line din. Bandang 2020 dyan, nagsilabasan na yung mga import direct recta galing ng ibang bansa. Meron yung galing Thailand, galing ng US, galing ng iba, Vietnam. Yan. Basta meron kang 150 to 200,000, magkakaroon ka ng recta na import. Pero kung hanap mo naman ready to breed na adult, prepare ka ng 200 to 250 noon. Meron ka na. So, dyan, 2020 kasagsagan ng COVID yan. Pandemic. Pero alam natin yung market. Kaya nag-invest tayo, naglabas tayo ng pera, nag-invest tayo sa import. Tapos puti pa. Yan si Arthur kung maalala nyo. Ngayon, 2021, nung nag-adult na siya, ready to breed na, tinesting na natin kaagad sa 4 dams. So, nag-produce na siya. Ito, makita nyo yung mga videos. 20 na tuta yan, 20 puppies. 4 dams, 4 na inahin. So, nabenta natin average na minimum 40, maximum nasa sa mga 60 kung maalala ko, 60,000. So, nagkalat ang mga buyers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang problema ngayon, kung maganda pa ba rin mag-breed, ang problema ngayon is, yung mga buyers noon, breeders na rin ngayon. So, nagkalat na. Ang dami ng mga tuta na available. Ang dami na magpipilian. So, yun ang problema ngayon. Sobrang dami sa market. So, damay-damay na. Yung mga buyers noon, naging breeders na, hindi nila mabenta yung mga tuta nila sa ginagawa nila, bagsak presyo. No choice. Para hindi malugi. Bagsak presyo para mabenta. So, yun. Kung worth it pa ba, yan, makita nyo naman. Nagka-pera tayo noon, nagka-budget kaya nakapag-renovate. So, worth it pa ba? Para sa akin, worth it pa. Kasi, nasa 20 to 30k pa rin naman yung presyo ng tuta ngayon. Pero, nasa sayo na yun kung i-take risk mo kasi minsan magkapag-breed ka ng 5-10 tuta, ma-out mo yung isa, dalawa, pero may matira pa rin na halos 60%, 70% ng numbers. Tapos, mag-adult na, lugi ka na or balik taya. So, nasa yun kung i-take risk mo or stop breeding ka na tapos mag-focus ka sa ibang mapagkukunan ng income. Yun.